Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano gamitin yung Singtel Dash natin sa cellphone para sa commute or kung tuwing sumasakay po tayo ng taxi, train or bus. Pero gumawa pa ako ng tutorial before na kung paano nga ba i-redeem yung ating mga points or paano siya ita-transfer into money, yung points natin sa Singtel Dash. Kasi maraming mga ko-Filipino po dito na hindi po nila alam paano gamitin po yung points at hindi po nila alam ano po yung purpose ng points na nakikita nila sa kanilang account. So as you can see in my screen, meron pa ako ditong 998 points. Pero itong brief ano lang to ha, review, kasi nagawan ko na po ng tutorial ito under my videos. Kung bago po kayo sa video na to, yung redeeming ng points nagawan ko na po ng ano. So kindly search na lang po sa mga video ko, naka ano naman po doon eh, nakalagay po yung kanyang title. So i-ano lang po natin, i-recap lang po natin saglit. I-click lang po natin yung ating points, and then dito makikita mo yung my rewards. Dito, meron ako mga transaction dito or mga active rewards na i-convert ko yung points natin into kung ano yung gusto mo mga merchant or kung ano yung mga application mo na meron ka na pwede mong gamitin yung na-redeem mong points, kasi i-convert po nila yon sa pera. So for example, dito po tayo sa may, ako kasi nire-redeem ko yung points ko mostly sa aking mga transportation, especially sa taxi. So let's click the travel. Dito sa travel makikita mo po yung mga ang very well known po dito ay yung Tada at saka yung Grab Gift. So dito, kung nakikita nyo kanina yung aking mga redeemable na points, meron pa akong $2, meron din pa akong $5. So yung mga points na yan na under sa baba ay nanggaling po yan sa Singtel Dash natin na makikita po dito sa taas. Yan po yung mga equivalent ng mga points natin. So yung $2 at saka $5, na-redeem ko po yun nung nagkaroon po ako ng 1,100 points o 2,500 points. Pero na-use ko na po yun kasi maano po talaga akong sa transportation. So, 'di ba meron akong may rewards dito na $5 at saka $2 na Grab food. Let's check sa my Grab ano ko application kung andun ba talaga yung rewards na aking na redeem. Okay. Then sa transport, under the transport, makikita mo yung ano. Pumunta po muna tayo sa ating profile accounts. Dito sa my account natin, meron nakalagay dito na rewards. Dito sa rewards, may rewards din na nakalagay. And then, dito mo makikita yung mga ni-redeem mong points from Singtel Dash. Kasi nga, pwede mong i-transfer yung redeem ano mo, points sa kung anong gusto mong merchants na ano nila or mga transportation or yung mga stores nila. May mga selection po doon kung ano yung po yung gusto mo. So ito na po yon, yung $2 kanina na na-redeem ko sa Singtel Dash. So malaking bagay po yung $2 kasi ang palitan po, let's say ng $1 ng Singapore sa Pilipinas is almost 37 pesos. So at least pag nag-taxi ka at ginamit mo tong ano mo, rewards mo or itong points mo, meron kang less $2 sa iyong automatically na magdi-deduct talaga yun pag ikaw ay sumakay na or kapag ginamit mo na po itong award mo na ano from points sa Singtel Dash. So balik po tayo sa Singtel Dash. I hope na nagets nyo yung inaano kasi nga mayroon na po akong tutorial. Ayan, paano nga kung paano tayo magkaroon ng malaking points. I better suggest you na kapag meron kayong mas maganda na yung cash nyo na ibabayad sa mga Singtel Dash na ano, pag halimbawa sa NTUC, tumatanggap po yan sila ng visa na ano, debit credit card na na mga payment. So pinakamalaking nakukunan ko ng points talaga is yung NTUC or Fair Price, kasi ang laki-laki ng points na binibigay nila sa akin. Yan
So, nung December 17, nag-redeem pala ako ng Grab Food. $2 din yun. So, nag-negative siya ng 1,100 kasi binawas nila yun sa coins, sa points ko. So, tingnan nyo naman dito, di ba? Almost fair price po yung makikita mong malaki yung points. Ayan, yan. So, ang ginagawa ko, instead na cash ang ibabayad ko sa fair price, tinatop up ko yan sa aking Singtel Dash directly from 7-Eleven or kung meron man pera yung aking bank account dito sa Singapore, tinatransfer ko na lang sa Singtel Dash since 00 naman yung 00 fee transaction naman. Yun, then, ito na lang po yung ginagamit ko tuwing ako ay nagpo-purchase something na mayroon silang Singtel Dash payment. Ayan. So, madali lang magpalaki ng points sa ano. Kaya, ano na. So, ngayon, ituturo ko yung isang benefits naman ng Singtel Dash na kahit wala kang card, MRT card, bus card, o kung anong klaseng card man yan, Visa card, debit credit card, POSB card, iyan. Kung wala ka pong mga ganun, at meron kang balance sa ano, Singtel Dash mo, pwede mong gamitin sa transpo yun or commute. So, paano nga ba gamitin yung ating Singtel Dash application sa cellphone lang kung wala kayong mga card or etc. Anyway, pag gumamit po kayo ng Singtel Dash sa mga bus, card, o train, taxi, o whatsoever, basta may basta ano sila, tumatanggap sila ng mga Visa na ano, payment, nagkakaroon po kayo ng malaking points din sa inyong Singtel Dash points. So, maganda talaga yung benefits ng Singtel Dash. Sa totoo lang, marami siyang ano, connection na yun. Pwede mo rin gamitin yung Fairprice card mo, ililink mo lang itong Visa mo pag nagpe-payment ka. Double purpose na, magkakaroon ka ng points sa Fairprice mo. Then, magkakaroon ka rin ng points sa iyong Singtel Dash. So, maganda talaga yung, ano, yung meron tayong mga ano, Singtel Dash. Tsaka, pwede rin po itong gamitin, send money. Meron sila dito, overseas ba? O yan, mga ganyan. Kikiin mo lang. So, back to the, sa topic natin, original topic natin. Paano nga ba gamitin yung ating Singtel Dash application sa cellphone, kahit walang card? So, pumunta lang po ka tayo dito sa Visa. And then, ano nyo lang po kung ano yung mga password. Tapos, ganyan lang po siya. Ganyan po yung lalabas sa Visa natin. So, after po maklik, lalabas po yung ganyan. Then, hayaan mo lang po ganyan. Then, itatap mo lang po siya sa QR code ng train, taxi, or MRT. Ganun lang po talaga siya kadali. So, in the following days, magbabawas po yun sa account natin kung magkano po yung babayaran natin sa ano sa transportation natin. So, ganyan lang po siya kadali. Balik po tayo. Ganyan sa screen sa home mo. Then click mo lang yung Visa. Under the Visa, lalabas po yung ano natin, yung mga personal anon card number natin. So, after that, yan lang po talagang itatapat mo sa QR code. Then, yun na. Mag-ano na lang siya. Maganda na lang siya. So, I hope you guys will learn some tips or things under Singtel Dash na hindi pa natin alam. Oh, det var helt forferdeligt.